Isa ka rin ba sa umaamang? Kailan babalik ang ating Philippine Postal ID? Well, kumusta na nga ba ngayong buwan ng October 2024? Pwede na bang kumuha ng Philippine Postal ID? Hindi na ba ito suspended? Iyan natin pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng ating mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Pag-uusapan natin ang status ngayong October 2024, itong ating Philippine Postal ID. Suspendido pa kaya ito? Paano nga ba mag-apply? Pwede na ba kumuha? Ngayong buwan ng Oktobre, yan ating pag-uusapan mamaya-maya. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel ay maaari nyo munang i-click ang ating subscribe button na nasa baba at huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Well, mabalik tayo mga ka-vlogs para lahat ng nag-aabang dito sa Philippine Postal ID. Kung ano na nga ba ang status nito ngayong buwan ng Oktobre 2024. Pwede na bang kumuha? Suspendido pa kaya ito? Kung atin pong matatandaan, it's more than or it's been 2 years na talaga na suspendido itong postal ID. Well, anyway, kasabay nga nito ang pagiging suspendido din po sa pagkuha ng ating SSS ID or UMID mga ka-vlogs. So, itong postal ID ay considered as one of the valid primary IDs dito sa Pilipinas. At alam nyo, dali lang kumuha ng Philippine Postal ID, napakabilis lang. Kaya naman, ito ang paboritong kunin na valid ID ng ating mga ka-vlogs. Di ba po? Dahil sa noon, pwede tayong makakuha ng rush postal ID sa main office in Manila sa loob lamang ng isang araw. At kung nasa probinsya tayo, nasa 7 days po ang releasing. And kung nasa Visayas or Mindanao, no? Maximum of 1 month. Ganun siya kabilis. At magbabayad ka lang ng 504 pesos ay meron ka ng Philippine Postal ID. So ganun talaga siya kaganda, no? Itong Philippine Postal ID natin mga ka-vlogs. Kaya ganun na lamang po ang pagkadismaya at pagkalungkot ng ating mga ka-vlogs nang idiniklarang suspendido, hindi makakakuha ang ating mga ka-vlogs, no, ng postal ID sa lahat ng post office nationwide mga ka-vlogs. So, minabuti po nating balikan ang post office dahil ito pa ang pangako natin sa inyo na every month ay magbibigay tayo ng update. Every now and then ay magbibigay tayo ng update hinggil sa Philippine Postal ID. So, akin pong binalikan ang post office, particular dito sa Davao City. No? Dahil kahit naman dito tayo sa Davao City nag-follow up, centralized naman po ang system ng ating post office. Ibig sabihin, kung wala po dito sa Davao City, kung ano po ang meron sa Davao City, yun po ang nasa main office, no, in Manila at sa mga post office nationwide. So, sa atin pong pagtatanong, sa post office daw ba, nitong buwan ng October 2024, ang ating Philippine Postal ID ay nananatiling suspendido. Yes, tama po ang narinig nyo, mga ka-vlogs. Suspended pa rin po ang ating Philippine Postal ID. Ibig sabihin, hindi pa tayo pwedeng kumuha, hindi pa tayo pwedeng mag-apply ng postal ID saan mang post office nationwide mga ka-vlogs. So, wala pong post office nationwide kahit sa main office Manila ang nagbibigay or nagpapa-process, no, ang tumatanggap ng application for our postal ID. So, as per our research and as per our follow-up, no, sa post office ay mukhang hindi pa talaga nila alam kung paano ito maibabalik, kung kailan babalik, no, anong buwan, anong petsa, anong taon babalik kaya ngayong 2024 bago matapos, no, itong taon na to. Hindi nila alam at hindi din po nila alam
kung mawawala na ba ito or hindi pa, no? Magre-resume pa ba ito? So talagang wala silang alam, no, sa post office. So sana naman lang yun po yung ating panawagan sa post office. Sana naman lang bigyan na ng solusyon itong problema sa postal ID, ang pagiging suspendido. Sana ibalik na ito dahil kailangan po ito ng mga ordinaryong manggagawa, ordinaryong mamamayang Pilipino, no? Gamit na gamit po ito sa pag-apply ng trabaho, no? Both local or abroad, no? Sa pagkuha ng Philippine passport, mga transaksyon natin, talagang gamit na gamit ang ating Philippine Postal ID. Kaya dapat ibalik na ito, no? Only in the Philippines, no? Dito lamang sa Pilipinas talaga tayo nakakakita, mga ka-vlogs, na ang ating mga valid IDs ay suspended, no? Suspended hindi lamang isang linggo, hindi lamang isang buwan, kundi ilang taon na ang nakaraan. And yung ating mga ahensya ng gobyerno, yung ating mga transaksyon, eh hinahanapan tayo ng valid ID. Hindi tayo nakakapag-transact, no? Kung wala tayong valid ID, tapos suspended po ang ating postal ID, suspended ang ating SSS UMID, SSS ID. So only in the Philippines, mga ka-vlog. So parang nakakabulok naman po ang sistema dito sa Pilipinas. Wala bang naggawa or wala bang magawa dito ang ating gobyerno? Wala bang magagawa ang ating kasalukuyang administrasyon hinggil dito sa problema ng pagiging suspended ng ating postal ID and our SSS ID and SSS UMID? Yung SSS ID nga natin, UMID, ay wala na talaga eh, no? Nag-resign na lang biglaan ang SSS President na si Mr. Rolando Ledesma Macasait. Nag-resign na lang dahil sa sabag sa politika, tatakbo bilang first nominee sa isang party list, iniwan ang SSS. Ang daming issue, ang daming problema. So balik tayo dito sa postal ID. Sana naman lang, no, may magawa ang ating mga mambabatas, ang ating administrasyon sa ngayon na maibalik ito. Kayo, mga ka-vlogs, agree ba kayo? Ano pa ang opinion nyo regarding dito sa postal ID suspension na hanggang ngayon, more than 2 years nang naging suspendido? Isa po ba kayo sa nakaabang dito? Isa po ba kayo sa nagiging apektado ang iyong mga transaksyon, yung mga aplikasyon dahil wala kayong valid ID? No? Sang-ayon ba kayo na kailangan gawa nito ng paraan ng ating administrasyon, ng ating gobyerno para maibalik? I-commento nyo na sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng yung buong pangalan at kung taga saan kayo. Well, uulitin ko ha, our Philippine Postal ID as of today, October 9, 2024, is still suspended nationwide. Wala pong dapat kumukuha ng postal ID online dahil peke po yan. Hindi po yan siya totoo, no? Iwas po tayo sa penalty. And of course, nadidetect din po yan, no? Nai-scan po yan kung talagang totoo ang inyong postal ID or hindi, mga ka-vlogs. Bago ako matapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click niyo po ang ating join button. Maraming perks dyan, mga ka-vlogs. Be my member now. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano, na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman po sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay, gaya nitong ating mga valid IDs, gaya nitong postal ID. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari niyo ding i-like ang video na to. At kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-commento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan, at lahat totoo lamang.